Good evening mga kalola, nandito na naman tayo sa ating panibagong project. Ito ay wire wrapping ang tawag dito. So itong nasa loob niya ay rose quartz po siya. Kung nakita niyo po, kulay pink. So, ito po ay rose quartz, naka wire wrap, no? Nakikita nyo may slight difference sa kanyang mga appearance kasi po ito po ay handmade po. Ganyan po talaga ang handmade. Yan po ang binabayaran, yung pagka-artistic ng gumagawa, no? Sa design ko po yan at nais ko sa inyong ituro. Ayan. So, let's start. Ang mga gagamitin natin ay long nose na round yung tip niya. Tapos, ito long nose din pero flat ang dulo niya. Ito, pang loop natin. Iba-ibang laki ng loop. Ito rin ay long nose na may round ang dulo at cutter. So, ang gagamitin po natin ay isang klase ng wire lang. Itong 18 gauge wire na copper wire. So, let's start na po mga kalola. So, ang una po natin gagawin ay ipapasok natin dito ang wire. Then, gagawa tayo ng dalawang loop. Medyo malaki gagawin natin dalawang loop. Ganyan. Ay, nawawala na naman ako. Pasensya na po kayo. Hindi ako nakatingin sa monitor ng cellphone. Dati, nakatingin ako sa monitor ng cellphone. Eh, kaso naman, hindi ko naman makitang mabuti. Nangangapa din ako. So, makita natin, gumawa na tayo ng dalawang loop para sa sasabitan ng hook para sa tenga natin. So, gagawin natin, babaluktutin natin yung dulo. Yan, babaluktutin natin yung dulo at iipitin natin ng flat na wire. Iipitin natin siya. Ganyan. Ibaluktot nyo po maigi para nakakapit siya dun sa stone. Tapos po, mag-uumpisa tayong umikot. Iikot po tayo. Iikot natin yung wire, yung wiring po. Pag nakaikot na po kayo, pwede nyo nang i-manipulate yung wire. Ayan. Pwede nyo nang i-manipulate yung wire kasi mahaba naman siya. Dito nyo sa dulo iikot para madali siyang i-manipulate yung wire. So habang iniikot natin siya sa katawan ng ating semi-precious stone na rose quartz, ikot. Nakita nyo, nakatatlong ikot na tayo. Katulad nito, tatlong ikot. So, mag-uumpisa na tayong tumaas at pupunta na tayo dito sa leeg niya kasi dito, kasi dyan na tayo pupulupot. Pupulupot tayo sa kanya. Okay? Pupulupot tayo sa kanya. Pag nahihirapan kayo, pwede kayong maglagay ng ito para mahawakan ninyo. Pero mas maganda kasi yung kamay ninyo ay nakakaikot ng mabuti. Nakita niyo po yan? Ayan. Kasi pag may plies, hindi niyo makikita. So, mag-uumpisa tayong umikot dito dahil doon tayo titigil sa kanyang sabitan ng
ng loop niya, ng earrings. Ayan. Diyan magtatago yung ating, ayan, nakita niyo po yan. Kakating ko na po siya dyan. Kasi ibabaon ko sa, ibabaon ko dyan yung wire natin. Ayun. Ibabaon ko po siya para hindi siya makasabit. So, hindi na to basta-basta matatanggal dito. Yan pong wire na yan. Maliban na lang kung tawag doon. Sasadyain, naiangat po yung wire. Pero, hanggat hindi po sinasadyang angatin yung wire, hindi na po siya aangat dyan. So, ayusin lang natin. I-align natin para tama. Kita nyo na po. Yan. Nakaisa na tayo. So, para masubukan nyo ulit, isa pa tayo. Isa pa para matutuhan nyo. Ngayon, kung hindi nyo naman makuha pa ng isang beses, papanoorin nyo lang po ng papanoorin yung video. Wala naman pong bayad. Kahit ulit-ulit nyo pong panoorin para matuto po kayo. Ganun po talaga sa umpisa, hindi nyo naman makukuha agad. So, nag-umpisa na ako mag-loop. Loop, dalawang loop po, dalawang loop. Remember po, tatandaan nyo kung saan kayo naglo-loop dito sa mga ito. Ito po, pag dyan kayo nag-loop, malaki, paliit ang butas. Pagka nag-wind kayo ng wire po dyan. Dito po sa pinakadulo, malaking loop, malaking bilog, paliit po. Ganun po. So, meron na tayong ganito. So, sabi ko kanina, ibebend nyo ng konti. Ibebend nyo ng konti para mahawakan ng ating flat wire. Ay, flat lies. Ayan. Para maka-maneuver siya. Yan. Para makaikot siya ng konti. Ayan. So, nakaikot na siya. Hindi pa natin masyadong mahawakan. So, paikutin pa natin. Ayan. Nakaikot na po siya. So, pagka ganyan po, maiikot nyo na siya. Basta hahawakan nyo lang siya dyan. Unti-unti pong maiikot nyo na itong wire na ito. Ayan. Ayan po. Malambot naman po siya. Hindi po siya katigasan. Ayan. Ayan po. Umiikot na. Iniikot na po natin siya unti-unti. Unti-unti. Ayan. Iniikot na, napansin nyo. Ayan po. Umiikot na siya. Ayan. Umiikot na siya papataas. Ganyan po. Ayan. Makikita nyo na. Ayan. Umiikot na po siya, paikot, paikot. Ang tawag po sa process na ito ay wire wrapping. Wire wrapping, sikat po to sa abroad. No? Kaya lang yun sa akin, yung tinuturo ko sa inyo, medyo mas simpleng paraan ng wire wrapping. Kasi po may mas maraming masalimuot na wire wrapping, talagang mga professional po na nag-wire up yung ginagamitan nila ng mga torch para i-bend yung mga gold. Ganun po. Eh, tayo naman po hand ano lang. Kaya wala po tayong mga ganun-ganun. So, ayan na po. Nakatatlong ikot na po tayo. Kaya pupulupot na po tayo dito sa leeg niya. Yan. So, ayan na po. Kakati na po natin kasi pwede na siya dyan magtago sa ilalim yan. Hindi na po siya makakawala dyan unless po na inyo po talagang tutuklapin yan. Ayan. Ayan po. So, ayan po. Meron na po tayong wire wrap. Pagka medyo natabing dahil sa puwersa ng
pagkakaikot natin, pwede na naman pong idiretso. Madidiretso naman po siya. Ayan po. Ayan. So, meron na tayong dalawang, isang pares ng ayan. Ganyan po siya. So, ang next po gagawin na natin ay ang ito pong loop. So, naipakita ko na po sa inyo yan dati, pero papakita ko ulit in case dun sa mga hindi pa nakakapanood. So, ang ginagamit ko po para dito ay ito po, kaso wala pong ganitong mabibili dito sa atin, kaya ito po ay nag-improvise tayo na pwede naman din po ito. So, ikutin po natin siya. Ikot. Ano po to? Lapis na pang grade 1. Eh, pang kinder yata to. Yan. Ikot po, ikot. Ayan, ikot. Madali naman pong i-manipulate yung 18 gauge wire. Ayan, ikot po. Ikot. Ayan. Ganyan po. So, nakaikot tayo ng dalawang hook lang ang kailangan natin. So, ito pong mga dulo, hindi nyo na kailangan niyang i-PPN or i- kasi po gagawa tayo ng ganito po. Ayan, gagawa tayo ng ganyan. Dito sa kuntil na yan. Yun, ang gagawin natin. Ayan. So, para dyan, gagamit tayo ng long nose na ito malaki-laki. Ayan. Ayan. Ayan, nakita nyo? Ayan, nakita nyo? So, pagka nagwa-wind po kayo nitong maliit na loop na to, huwag nyo pong aalisin dito sa lapis o sa anumang wina-wind nyo, kasi po madidisporma po yung pagkakabilog niya. Madidisporma po yung pagkakabilog nito. Kaya kailangan po pag nag-loop kayo nito, nandito pa siya sa lapis para hindi po madisporma. So kakatin na po natin siya. Dito po natin siya kakatin dun sa pinaka hangganan ng leeg nung loop na maliit. Ayan. So ayan. So nakita nyo, yung butas nito ay nasa harap. Ayan. So itong ginawa natin pag ganito, ito nasa harap. So iti-twist lang po nyo yan. Ito, hawakan nyo, ipitin nyo yung pinakaulo na yan. Tapos iti-twist nyo lang po ganyan. Ayan. Tapos aayusin nyo lang po para gumit na siya. Ayan po. Ayan. So, pag ganyan na po siya. Diba po? Pag ganyan na po siya. So, ilalagay na po natin siya. Twist. Titwist nyo lang po siya. Ayan. Yon. Huwag nyo pong babakbakin kasi po ay mawawala po yung bilog. Mag-uulit po kayo ulit. So, yung pinakadulo lang po ang medyo ititwist nyo, tapos ibabalik nyo, medyo ipepress nyo ulit. Ayan po, meron na tayong isang gawang hikaw. So, gagawa po ulit tayo ng isang example nito. Ayan. So, nakikita nyo, hindi ko talaga tinatanggal yung nakaangat na yon kasi aangatin din natin talaga yon. So, ipitin ko ulit. Gagawa tayo nung pinaka-ulo ulit. Ayan, ikot. Clockwise, hanggang dumikit tayo doon. Pero, aabante pa tayo. Ay, naku, nawawala ako sa ano. Aabante pa tayo. Ayan po, dumikit na, pero aabante pa po tayo para gumit na yung pinaka bilog niya.
Ayan po. Ayan. So, kakatin na natin. Dito po ang cut dyan. Ayan po. Meron na po tayong isa pa. So, katulad ng ginawa natin kanina, flat nose ang gagamitin natin. Ito. Ayan. Dyan sa may hangganan, sa may liig niya. So, iaano po natin siya. Ito-twist. Ito-twist po natin siya. Para humarap po siya. Ako, hindi ko na. Ayan. 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 Ito-twist natin para humarap siya. Ayan. Ayan po, nakaharap na siya. So, ayusin lang po natin. Ayan. Ayan, nakaharap na po siya. Tapos, aayusin lang natin ito. Igigit na po natin siya. Ayan. Ayan, nasa gitna na po siya. So, nakaharap na siya. Ayan. Kita nyo, nakaharap na siya. So, iti-twist lang natin yung pinakadulo niya para makapasok yung loop na pansabit niya. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Meron na tayong isa pang. Ayan. Di po ba? So, lagay natin dito sa ating display yan. Para makita nyo mabuti yung finished product natin. No? Ayaw niyang pumasok. Tigas ang ulo niya. Ayan. Ayan. Ayan na po ang ating finished product. Ang ating rose quartz na wire wrap. Merong mga slight difference, pero talagang ganun po ang handmade. Hindi po talaga siya perfect magkapareho. Ayan. Ganyan po. So, ito na ang ating finished product. So, magkita-kita na lang po tayo sa susunod na video ko. At don't forget to like, subscribe, and share para maraming makaalam na yung, kasi maraming